So, paano ba mag-present sa Google Meet? So, syempre, una, kailangan meron tayong meeting. Sa Google Meet, pag nilib mo yan na blank, may code na lalabas or may mag-generate ng code yan. And ikaw yung magka-create ng meeting. So, continue mo lang. So, for example lang to, tayo yung gagawa ng meeting. Now, so, pag nag-join tayo dyan, so, yan yung meeting code. So, ako lang yun nandito. Pero, kung merong mga participants, syempre makikita mo yan sa gilid. May lalabas na sa side pane. Ang problema kay Google Meet, pag kinlik mo si present now, hindi automatic magkakaroon ng audio. Lalo na kung yung your entire screen at window lang ang pipiliin mo. Dapat may lalabas dito na share audio. At makikita nyo yan, pag kinlik nyo si present now, available lang, pagkasali na kayo sa meeting, available lang si audio kay Chrome tab. Share audio. Yan. So, ibig sabihin, kung meron tayong YouTube dito, yan. At pinresent ko si YouTube, then definitely yung audio niya masishare. Yan. Yan, you are presenting. Yun, so makikita, hindi ko kita sa screen kasi ako yung nagpe-present. Pero kung makikita nyo dito sa upper right corner, makikita nyo dyan si YouTube. And makikita ninyo may option dito, present audio. Pag tinik sa left, mag-off yung audio. Pag tinik sa right, mag-on yung audio pag naka-green. Pero, stop presenting natin. Pag pinresent natin si entire screen, yan, pag kinlik natin yan, pala, kailangan mong i-click yun ha. Your entire screen, click mo yon, then share. Yan, kung makikita nyo, hindi available si audio. So, paano ang gagawin natin kung yung presentation natin, eh, may video. May audio-video. Hindi na natin mapapresent ngayon, lalo na kung PowerPoint ang gagamitin mo, you will present a window tab. And if you present a window tab, hindi available si audio. Yan. For example, pinresent ko si OBS ko. Makikita ninyo, hindi pa rin available si audio. So, ano bang gagawin? So, kanapi ko muna si code para makabalik tayo. Sayang naman yung code. Additional info pala. Ang maganda sa DepEd email, lalo na sa mga DepEd teachers, pag nag-generate tayo ng Google Meet code, pwede natin siyang gamitin kahit kailan. So, yun na yun. So, balik tayo dun sa topic natin. Paano ba mag-share ng audio? Paano ko ma-i-share yung video ko kung nakasave na sa computer at hindi ko na kailangan i-stream sa YouTube? Kasi ang problema sa YouTube, pag wala kang premium account, is magkakaroon ng commercial or ads. So, ma-i-istorbo yung video mo. Yung video presentation. At saka baka mag-buffer. May possibility na magkaroon ng problema. So, anong gagawin natin? Ang kailangan mong gawin, kailangan wala ka sa meeting muna. Kailangan mag-leave ka ng call. Then, you click rejoin. Yan. Pag kinlik mo si rejoin, may makikita kayong join now and present. Tsaka nyo ngayon i-click si present. Yan. Pag kinlik nyo si present, magkakaroon ng magpa-pop up tong window na to. Makikita nyo sa baba, may share audio agad. Kahit saan, maliban lang sa application window, si Chrome tab at si entire screen, meron na siyang share audio. Maliban kay application window. So, ang kailangan mong gawin is you present your entire screen. So, share mo lang yan. Then, unlike kanina, nung kasama tayo dun sa, nung nasa loob tayo ng meeting, nung pinresent ko yung entire screen, hindi available si present audio. Pero nung lumabas muna ako sa meeting, hide muna natin to. Nung lumabas muna ako sa meeting, then tsaka ako nag-present,
then present entire screen, saka naging available si audio. Ibig sabihin, kahit anong ilabas ko na video or audio sa PC ko or sa presentation ko, automatic maririnig ng mga kasali dun sa meeting. Again, pag nag-stop presenting ako, anytime, pwede ako mag-present with audio. Ang importante lang, hindi mo makita yung participants mo sa Google Meet para makapag-present ka sa PC. So, again, kailangan mo munang i-end si call, then click mo si rejoin. Pagka-click mo kay rejoin, saka mo i-click si present para magkaroon ka ng option na yung your entire screen will have audio. Now, ang drawback dito or ang negative side dito is kung dito ka lang sa PC na to, ito lang ang gamit mo para makakonnect sa meeting, iiwan mo yung participants mo. So, yun yung malaking drawback doon. But other than that, yun lang naman. Ako, ang ginagawa ko, meron akong cellphone at meron akong PC. Para dun sa cellphone, kahit mag-leave ako dun sa PC, nandoon pa rin ako, nakikita pa rin nila yung pangalan ko na nandoon pa rin sa Google Meet gamit yung cellphone na yon. So, yun lang naman yung way kung paano natin ma-present yung entire screen natin with audio. Ewan ko kung bakit ganun yung option ni Google Meet na kapag ka, ayan, pag nakita mo na yung participants mo, pag nandito ka na, hindi ka na makakapag-present with audio. Hindi ko alam ba't ganun. Pero as of now, right now, yun ang way. Para makapag-present ka ng PowerPoint mo, kailangan mong end yung call, then pumunta ka dito sa window na to, then click mo si present. Yan, nang hindi nakikita yung mga participants mo. Kung gusto nyo pang makapanood ng iba pang tutorial videos about online learning, online teaching, or other computer-related stuff, please subscribe to my channel and click notification bell para lagi tayong updated pag meron akong bagong video na lalabas.